What's up, viewers? What's up, keepers? It's me, Chief. Welcome back sa channel ko. Tara, samahan niyo ako. Bubuhayin ko na uli yung grow out tank ko. Pero bago ang lahat, mapasukin natin ang intro. Intro, pasok! Guys, eto na yung araw na medyo sinisipag ako. Naisipan ko buhayin ko na itong grow out tank ko. Medyo 2 weeks na yata itong ayos. Ayun, no? So, naparepair natin yan. Hindi ko pa nasusubukan, hindi ko pa nalilink test. Pero yan, umpisa na natin ngayon. Gagawin ko na ngayon, hugasan ko. Tapos, siguro, maikutan na natin ng tubig para malipat na natin yung super red natin agad bukas. Okay? So, ayun. Tara, umpisa natin. Okay, ang gagawin natin, sabay ko na sa water change para yung tubig na itatapo natin is magamit na natin dito sa grow out tank. Lapit natin. So ayan, habang naglalagay pa tayo ng tubig, punasan ko na lang din kasi hindi pa na umugasan ito. So ayan, napunasan na natin. Gawin ko is kaya tuloy ko lang yung pagdagdag ng tubig tapos drain ko to, okay? Okay, yan, nagde-drain na tayo ngayon, so pagkatapos ko mag-drain nito, pupunuin ko na yan ng tubig mula doon sa monster tank natin tapos set up ng filtration. Ngayon, hugasan ko muna itong glass cover. Okay, tapos tayo mag-drain. Ang gagawin ko, yun na, sabi ko kanina. Gagawin ko, sabi ko nga kanina, kukuha na ako ng tubig sa master tank. Ito na yung magiging tubig ng grow out tank natin, okay? So habang nagpupuno tayo doon, ayusin ko lang itong filter media. Ito. So ito yung crushed corals na gamit natin doon dati. Ilalagay ko sa bagong net bag. Ang bagong net bag. Ilagay natin dito. Kasi itong mga black foam, itong drop mat, hugasan lang natin mamaya. Ito, pwede pa ito. Hindi ba tapon na? Okay. So, mapapansin nyo,
Ito yung media ng dati nating grow up tank. Ang gagawin ko ngayon is kukuha ko ng used media doon sa sump natin, okay? So yun yung gagamitin nating filter media. Okay, so ayan, halos puno na. Pwede na natin tanggalin. Kaya hindi ko pinuno kasi maglalagay pa tayong filter media. So aapaw yan pagka nilagyan na natin yung filter media. So ito alisin na natin, tapon na natin to. O pwede nating ipambanlaw yan dun sa mga wool natin, okay? Okay, King, ang gagawin natin, kuha na tayo ng filter media dito. Ito. So, ito. Kukuha tayo ng filter media mula doon. Ayan. Ito yung mula sa sump natin. So, kukuha tayo. Ito ang kinaganda na meron kang ibang aquarium. Pwede kang kumuha ng filter media pag kailangan mo mag-setup ng bago. So ayan, okay na. Okay na tong filter media na to para dito sa grow out pang natin. So pandawan lang. Ito, balik muna natin to. Okay, so biting pala yung filter media na nilagay natin na PPS-01. So gagamitin ko pong old media niya. Ito. Tsaka naglagay ako ng mga durog na barrels. So pandagdag natin ng filter media doon. Hindi ko napakita yung video habang paglagay, okay? Okay, okay. Ang gagawin ko ngayon, pipinturahan ko ng black itong return pipe natin para medyo maganda-ganda naman sa aquarium. So gumamit ako na dito ng Bosni. Bosni spray paint lang. Okay, so ayan, tapos na tayo guys. Maandar na, nakabit ko na rin yung pipe na pininturahan natin kulay black. Ayan. Tapos, ito na yung filter media natin. Ito yung job mat, nandito yung durog na job mat. Bakit nilagay ko dun yung durog? Para hindi magbara, kasi mas marami yung space niya dun eh. Mas makakadaan yung tubig kaysa sa mga pino. Kasi pag pino ang nilagay mo dito, maaaring magbara. Okay? So mas okay itong lumang job mat dyan. Tapos sa filter media naman, ayan. Ayan, kita na dito. Yun. Okay. Okay guys, singit pala natin to. Ito yung glass cover ng grow tank natin. So medyo madumi, hindi ko na nalinis ng maayos. Pero ito yung gusto kong pakita sa inyo. Naglagay ako dito ng rubber. Ayan, yung mga ganito na bibili sa mga 88 store. Ayan. Ayan, rubber. Rubber, ito dati pa to. Nawala lang yung mga nakakabit dati. So, bakit ako naglagay niyan? Kasi pag dumidikit ang glass to glass, madalas, para siyang dumidikit talaga na mahirap tanggalin. So, mas maganda na may siwang na rin. Okay? So, yun lang. So, yun. Tapos na tayo, nakakapagod sa obra. Napakita ko na sa inyo, gumagana na yun. Pero hindi ko muna ilalagay itong super red natin doon. Bakit? Kasi hindi ko ito na-leak-test. Yun yung nasabi ko sa inyo kanina. Hindi ko pa siya na-leak-test. Hindi naman sa wala akong tiwala dun sa nag-repair. Pero syempre, para makasigurado tayo, i-overnight muna natin yan na umaandar bago natin ilagay itong super red. Mahirap nang sumugal. Okay? Pero yung tubig, siguro mga 90% ng tubig galing sa monster tank ko. Tapos mga 80% ng filter media galing din sa monster tank po. So pwede na yan lagyan ng isda kasi halos lahat ng ginamit mo stable na. Okay? So yung filter media maaaring nagalaw pero tingin ko mababa na yung chance na magka-problema pa tayo. Okay? Pero syempre as a keeper, kailangan natin i-monitor yung parameters pa rin yan at i-observe natin yung behavior ng isda natin pagkatapos ng ginawa natin.
Okay? So ayun, maraming maraming salamat sa mga nanood. Kung bago lang kayo sa channel ko, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-share, i-like ang mga video. Okay, maraming salamat ulit. Bye-bye! So ayun na nga, buti na lang talaga, hindi ko muna nilagay yung Super Red Arowana natin dito. Kasi madodoblo lang yung stress nung Arowana. So ayan, naglilik nga. Basa ang sahig. Tapos, ayun yung leak. Kanina mga before 9, pinuno ko yan. So ayun, siningit ko lang tong video na to para sa update.